Magpupulag-pulagan ka na lamang ba? Magtutulog-tulugan, gumising ka. Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa kwiran. Panatilihing bukas ang sipan. Katotohanan ang ating sandigan. Sa kadiliman, huwag hello, magandang araw mga kababayan. So meron akong nadaanan dito sa Facebook. Diba? Ayoko munang panoorin pero alam, kilala niyo si Brad Pitt dati nung araw. Yung ini-spoof niya si ano, si Brother Eli Soriano. Wala lang ano, yung iba siguro makokornihan dito sa ano na to, dito sa palabas na to. Pero wala, natatawa ako eh. Kahit hindi, sa totoo lang, ang ano, Isko Salvador to, ano, si Brad Pitt. Ang Isko Moreno, yung mayor ng Manila, di ba? Ito, Isko Salvador. Kasi alam ko, nakakasama na ni Dolphy ito nung araw, eh. Yung, ano, natatawa lang kasi ako, men, di ba? Yung mga joke niya, corny, pero the way niya i-deliver yung isang, ano, yung linya, parang, ano, ito muna yung, ano, yung pag-uusapan natin ngayon. Marami tayong pag-uusapan siguro. Tingnan muna natin na. Pero ito yung ano, ito yung unang video na gusto ko reakan ko. Kasi during college ba ako? Ay hindi, high school pa yata ako nito eh. Si Brad Pitt. Sa Bubble Gang to, 'di ba? Dating doon, yung inispoop yung dating daan ni Brother Eli Soriano. Panoorin nga natin. Si Mina ba, narinig na naman ako sa news. Opo. Ha? Ano po yan? Yung kotse tumaob. Anak ko. Wait lang ha. KGTV, meron yata siya sa YouTube. Tingnan ko nga. Baka mas kasi part 2 na to eh. Part 2 na to. Tingnan nga KGTV. Anong name ng channel? KGTV. TV. Ito KGTV, tingnan nga natin. Yung kay Brother Eli Soriano. Uy, subscribe nyo to ha. May compilation siya ng mga ano. Ba't ko na makita? Anong date ba nito? Brad Pitt. Ito. Ay, ito yata yun. Yung panahon nila Sheena Halili. At ano, ito ano natin ha. Choking delivery pa. Daming commercial eh. May ano, may copyright to siguro, ano ko lang. Tingnan natin. Hindi kasi nung high school ako, napapanood ko to sa TV habang nagre-review ako sa mga lesson noon eh. Lalo na Friday night to, 'di ba? Ang una po magtatanong, Brad Pitt, eh si kasamang Rocco. Karoco. Magandang gabi sa'yo, Karoco. May tanong po ako. Bago lang yung si Rocco, di ba? May susulat po ba tungkol sa house? Bumalik ba to sa, ano, itong sila Brad Pitt? Bago lang to si Rocco, ah. Karoco. May tanong po ako. Sige. May nasusulat po ba tungkol sa housing loan? Housing loan? Meron. Meron. Saan po? Ayan, 298 na. Oo, mukhang bago kasi naka-iPad na si, ano, si Brad Pitt, oh. Housing. Ano? 298 ng housing. Eh, housing talong mo, ito. Basahin natin, ha? Housing. Sige, ayan. Ito po. Basa. Kung inaakala mo... Ayan, ha? May pag-asa, inaakala, ha?
Ito, magiging ng loan to eh. Uh-huh. Kukuha ng loan. Saan kumuha ng loan para sa housing? Basa. Ang pag-ibig. Mo'y... Ang pag-ibig mo ay magbabago. Ayun, ha? Sa pag-ibig, nag-loan to, ha? Opo. Oh, ayun, ha? Maliwanag. Magbabago. Magbabago. Magbabago na buhay mo dahil may bagong bago pambahay, bagong pag-asa. Opo. Oh, ito nga, sinimulan eh, ha? Oh. Basa. Itaga mo sa bato. Hmm. Nakita mo? Nakita mo, ibig sabihin niya, nagpadugo. Huh? Ha? Nagpadugo. Ay, itaga mo sa bato. Ha? Yung manok, tinaga sa leeg. Dahil yung dugo, iyaano doon sa bato. Apo. Doon sa pundasyon. Ayun. Hmm? Ay, ganyan yan. Oh. Parang corny, ano? Pero yung pagkakadeliver niya kasi, ano? Nailulusot niya doon sa, yung sa smirk niya, sa mukha niya. Diba? Dugo. Eh, ang tawag niya, padugo. Nasimula na yung bahay. May pundasyon na, may padugo. Apo. Tuloy, ano na... Gano'n ko tagal? Dumaan man ang maraming Pasko. Hmm. Ano yung loan niya? 25 years to pay. Ha? Madaming Pasko. Madaming Pasko eh. Magaang, no? Magaang. Oh, madaming Pasko eh. Marami, ha? Apo. Oo. Oh. Gano'n ko tagal? Matagal yan, 25 years. Gano'n ko tagal umabot yan? Kahit na di mo naabot ang sahig. Hmm. Ito mo? Di ba dati, abutin mo yung sahig, yun yung katuwad. Oo, ay parang nagbe-bending na. Oo, matanda na to eh, dahil ang dami ng Pasko, ha? 25 years to pay, ha? Hindi naabot yung sahig. Hindi naabot. Ano pa? May arthritis na. Tumanda na eh, tuloy mo. Kahit na di mo na ako marinig. Ha? Okay, ulit mo. Di ko na. Kahit na di mo na ako marinig. Ayun, matanda. Nabingi na. Oo, nabingi na. Siyempre, tumandaan eh. Oo. Ikaw pa rin ang buhay ko. Mm. Oo, kita mo, dapat yung ikaw sino yun, yung nag-loan. Opo. Buhay, dapat buhay. Ha? Kasi pag namatay ka, wala na. Eh, wala na babae ng utang. malulungkos yung pag-ibig. Ayun, Hindi, di ba? May mali doon. Alam ko pag nag-loan ka ng ganyan, pag na-deads yung ano, automatic bayad na yung utang mo. Tama ba ako? Saan ko nga ba narinig yun? Yung halimbawa, may loan ka, I don't know if sa banko ba yun. Pakicorrect ako ha, na pag namatay ka, bayad na yung, kasi parang may insurance yata yun eh. Hindi, ano, hindi ko alam, pakipaliwanag. Pero parang ganun yung alam ko. Halimbawa, nag-loan ng pag-ibig yung, ano, yung... As orientation yata ng ano namin yun, ng, doon sa nagtatrabaho ako dati. Pagka nag-loan ka sa pag-ibig, din na-deads ka. Parang bayad na yata yung utang mo, something like that, ano. Nakalimutan ko na. Ano po ibig sabihin niya? Habang buhay, magbayad ng utang, ha? Opo. Kasi pagpatay ka na, kahit gusto nila, hindi ka mapipilit magbayad, no? Hindi po. Sige. May tanong pa? Meron pong may nag-PM muna, isingit natin. PM? Opo, ito. Professor... Gabi? Opo. Gabi nag-PM? Opo. Ay, umaga nag-PM. Matalino po ito. Professor Nene Pereña, UST. Hmm. Opo. Brad Pitt. Alam po ang mga alam nyo pa ng mga maling terms. Marami. Yung townhouse. Mali po yan? Mali. Bakit? Townhouse? Opo. Oo. Sipin nyo. Saan nakatayo? Saan nakatayo yan nakikita yan? Sa Maynila. Sa Maynila. Oo. Hindi townhouse dapat. City house. Oo. Oh, kasi yung town, sa, parang yung nabili ni Long. Out of town house. Saan po yun? Sa Kalumpit. Out of town. Yung nabili niya, out of town house. Oo, ganyan. Mali, ha? Mali. City house yan, ha? Dapat po, itama nila yan. Basta sinabi ko na rito, no, mali yan. Ewan ko na, kayo na bahala. Kasi may narinig na naman ako sa news. Opo. Ha? Ano po yan? Yung kotse tumaob. Naku. Mali. Mali na naman. Ano dapat po? Tumihaya kasi yung kotse nakataob na eh. Eh, ba?
pangit eh. Sabi doon sa news, oh, yung kotse, eh dapat ganun. Opo. Yung kotse tumihaya sa Quezon Ab. Baka pangit. Natatawa sila. Natatawa kaya taob na lang sila. Oh, sige, marami pang mali. Yung thunderstorm. Mali po yan? Mali. Ano yung thunder? Tagalog. Kulog. Kulog. Opo. Oh. Ano mangyayari sa iyo kung may kulog? Iingay lang yun eh. Opo. Ano, kulog. Ano po? Any storm? Bagyo. Bagyo. Ayun, typhoon. Bagyo din. Yan ang pag-uusapan natin sa susunod. Ha? Ang kaibahan ng... Storm? Storm tsaka typhoon. Ha? So, mali yung thunderstorm. Dapat yan, lightning. Lightning storm. Lightning storm, yung kidlat. Dahil yan ang tatama sa'yo eh. Hindi naman yung kulog. Hindi ka tatama ng kulog. So, mali yan. Mali po yan. Mag-ingat kayo sa lightning storm. Naku, okay. Thunderstorm, wala yan. Ito na po. Ang susunod natin magtatanong, yeah. Brad Pitt. Hmm. Kasama natin na sexy, si Sheena. Sheena. Hello, Sheena. Kasi naman, ikaw ba nag-workout ka? Eh, hindi po. Wow, hindi talaga. Hindi. Depende. Wow, depende. Gayaan mo ako, nag-workout ako. Ano po workout nyo? Hindi, minto na rin ako eh. Kasi yung workout ko, hindi nag-workout. So, ininto ko na. Brad Pitt. Sayang eh, sayang. Ininto ko na. Brad Pitt. Okay. Brad Pitt, pwede pong ako... Mali yung workout. Pag nasa loob sila. Oo nga. Oh, nasa loob ng gym. Nagwa-workout kami. Dapat doon kayo sa kalye. Di ba? Oo. Oh. May gusto po sana ako itanong sa kanya bago siya magtanong. Ah, sige. Ano? Yun hong huli nagtanong kanina at saka siya, nag-usap na po ba kayo? Ay, pinapaalala ko sa inyo na tayong mga alien eh, dapat nag-uusap lagi. Ah, ganun po. So, no one will be alienated. Okay, ito po yung tanong ko. Na Brad Pitt, sige. Hindi niya po ako sinagot. Hindi kasi na... Nandito po ako para magtanong. Kailangan mo sumagot. Ay! So, una yung sagot sa tanong. Baliktad ngayon, ha? Nauna yung sagot sa tanong. Bakit ako? Ito na nga, yung tanong ko po, may nasusulat po ba tungkol sa lamay sa Pampanga? Ah, taga Pampanga siya. Saan ka sa Pampanga? Taga San Fernando ko po. Ayun. Sa may papuntang ano? Bataan. Bataan, Bataan. Tama. Apo. Meron ha, basahin natin. Saan po? Lamay sa Pampanga. Ito ha. Saan po? 9-2 ng... Tatawa siya eh, no? Ang... Natatawa siya. Ayan, sa may kailan Tonyo. Asa si Tonyo? Angel. Ayan po. Sige. Ito, lamay sa Pampanga. Atin... Atin Kupong Sing Sing. Eh, lamay ito eh. Ha? Huh? Ayan, may kantahan, no? Sige, basahin mo. Atin Kupong Sing Sing. Oh, daing kantahan, no? Sing Sing. Ha? Umatin. Oh, umatin siya. Atin Kupong Sing Sing. Oh, nagkakantahan sila sa lamay, ha? Umatin. Ano pa meron sa lamay? Meron dyan sakla. Ha? Huh? May sakla. Lamay. Tuloy, basahin mo. Metong yang... Metong yang... Timpukan. Oh, yun. Kita mo, metong... May sakla, tsaka beto-beto, ha? Metong. Metong. Oh, sino yung mga naglalaro? Yang... Timpukan. Yang... Oh, ito mo, mga bata. Hmm? Mga bata, oh, yung... Nagtumpukan sila. Oh, nagtumpukan. Alam ko, kahit corny, di ba? May mga time talaga na kahit corny yung patawa. Yung matatawa ka na lang dahil, ano, corny. Sila. Kanya-kanyang team. Kaya kailangan maglagay dahil may bata eh. Apo. Iyang oh. Mm. Si, may dumating. Mm. Ah, ito, basahin mo. Ama na ke iti. Oh. Hey, iti oh. May alien. Ha? Foreigner po yan? Foreigner. May foreigner na dumating. Kasi may... Ulitin mo nga. Ama. Ama na ke iti. Oh, ayan oh. Kasi ano to yung manugang. Ha? Nung namatay. Manugang to nung namatay. May ama na. May mana siya eh. Ha? May ama na KET. Oo, oh, FW yung ano nito eh.
San Ilo. Yung napakasawa niya. Tuloy mo. Kang Indong Ibatan. Ha, yun, no? Taga Batanes. Ibatan. Ha? Ibatan, no? Parang ano to, medyo parang Chinese na kasi malapit na to sa... Taipei. Sa Taipei. Ha, po. Ha? O, sige. Anong nangyari? San Kang Keng Sininup. Ha? Masinup. Sininup, po? Sininup, po. O, diba? San Kang Keng Sininup. Tuloy mo. King Metong Akaban. O, yun, o. Ano nangyari? Ang daming nakuhan tong. Isang kaban, isang sako. Basahin muli. King Metong Akaban. Oh, yun, isang kaban, no? Ha? Yung tong, isang kaban. Ano nangyari? May wala ya iti. Wala yung foreigner, tinakbo yung tong. Oh, tuloy mo. Eko Kamalayan. Ayun, no? Eko. Eko. Di ba yung nagkakantaan doon? Sing-sing. Sing-sing, ang lakas yung eko. Sumabay. Ano nangyari? Eko Kamalayan. Hindi na malayan, nawala na yung iti. Yung foreigner. Helen? Helen! Salamat po. Welcome. Magkaibigan to, Dan Garcia Elmer Zamora, oh, Barangay Paltok. Ano gusto? Ayun po, meron pa po kayong mga alam, Brad Pitt, na mga maling mga mali. Terms. Oo, oh, hindi to. Yung mga sa S-Lex, yung mga bumabiyahe sa S-Lex, sa N-Lex, ha? Opo. Oh, tingnan mo, ba't puro exit? Bukawi exit. Walang entrance. Pero doon din dumadaan, pabalik. Pabalik, doon ka naman. Walang Manila entrance. Walang ganun. To Manila lang eh. Ano? To Manila. So, ba't ganun? Walang entrance. Puro palabas. Puro palabas lang eh. Puro exit, ha? Helen? Helen! May isa pa, yung apartment. Ha? Huh? Apartment. Mali po yan. Di ba dikit-dikit yun? Oo nga po. But apart. Mali. Pagka-apart. Magkahiwalay. Magkahiwalay. Oh. So mali yung apartment. Ano dapat? Opo. Dapat dikit-dikit eh. Opo. O di attachment. Mali! Kita-kita po tayo next week. Bihira. Diba? Hanap pa nga tayo na iba. Oy, happy Sunday sa inyo ha. Dinadaanan ko kasi ito sa FB. Ano pa ba nandito? Ay, ito oh. Nakalagay dito. Akala mo normal lang yung pala stroke na. Stroke to siguro. Ganyan kasi may nagbabara na sa ano mo eh. Sa dalo yun ng dugo mo sa ano eh. Mm.
ang ano naman, siguro feeling din nung may stroke, parang okay lang siya, no? Hindi niya pa namamalayan na... Huwag kayong magpapanik pag ganyan. Pag nagpapanik kayo, sabagay hindi mo makukontrol, ano? Pagka nagpanik kasi kayo, yung nai-stroke kasi, lalong bibilis ang ano niyan, ang heartbeat niyan, lalong magiging grabe. Eh pero hindi mo naman masisi din yung family member, ano? Nagpapanik kasi sila min eh. Hospital na agad. Yun lang. Nagpapanik kasi agad din, no? Pero hindi ko naman pag ano siguro, halimbawa kahit ako din naman siguro, tapos mahal mo sa buhay yun ng ganun, magpapanik din naman ako. Pero dapat kasi hindi ka magpanik doon. Kasi yung ina-atake or yung nai-stroke, lalong bibilis yung heartbeat din nun dahil alam na nagpapanik din kayo. Maging strong kayo para dun sa ano. Anyway, ito pang isang video. Sorry akong random video lang tong piniplay ko. Wala kasi akong ano eh. Ano ba to? Babae patay matapos matagpuan sa kotse. May-ari ng kotse humarap sa mga pulis. Ano naman to? Ganaan natin. Nakahandusay habang duguan at may tama ng bala sa ulo ang isang babae nang matagpuan sa isang kotse sa Las Piñas. Humarap sa pulisyang may-ari ng kotse at sinabing noong Disyembre pa nawawala ang kanyang sasakyan. May unang balita si Nico Wahe. Mag-alao na ng madaling araw nang humarap sa tanggapan ng Las Piñas City Police ang lalaking ito. Siya raw ang may-ari ng sasakyang inabandona sa C5 Extension sa Barangay Pulang Lupa kung saan natagpuan ang bangkay ng isang babae na kinilalang si Jennifer Mendoza. Nasa passenger seat ang babae, nakahandusay, duguan at may tama ng bala sa ulo. Gayet na may-ari, hindi siya ang huling nagmaneho ng kanyang sasakyan. TNVS o Transportation Network Vehicle Service daw ang kanyang kotse. Hinahanap nga raw niya ito dahil December 26 pa wala sa kanyang sasakyan matapos hiramin ang kanyang kapatid. Teka. Paano mo nalaman na nandoon? Paano mo nalaman na nandoon yung sasakyan na nireport mo? Dapat may blatter ka na noon nung December pa lang na nawala yung sasakyan mo. Hindi, malay natin may blatter ba siya nung ano, kasi yun ang magpapatunay na noon pa lang nawawala na yung kotse mo eh. Pero kung ganito na biglang ikaw pa yung nag-report, parang kaduda-duda yun ah. Kapatid, nakiusap siya sa akin na para magkaroon siya ng other income, babiyahe siya since na driver din siya ng TNVS. Kaya binigay ko naman, so without ano naman na, syempre kapatid. Sabay, mapuprove naman yan ano, doon sa app. Na isosoli niya ng kinabukasan pagkatapos, pero unfortunately, hindi na siya nakita hanggang ngayon. Nung December 27, nung tinawagan namin, hindi na namin siya makontakt. Tapos, hanggang sa pati messenger niya is napatay na.
Naipa-blatter ng araw niya at idineklarang nawawala ang kanyang kotse. Kapatid niyang nasa likod ng pagpatay. Yan daw ang hindi niya masabi. Sana naman wag, pero ang question ko kasi doon, dapat lumabas siya para maliwanagan lahat. Kasi hanggang di siya lumalabas, siya yung ano eh, gumamit doon sa sakyan eh. So, siya yung primary. Dati na raw may kaso ang kanyang kapatid na may kinalaman sa drug at hold up. Nakulong din daw ito ng ilang taon. Kung nasaan ka naman, sana magpakita ka na rito sa Las Piñas para maliwanagan kung hindi ikaw, kailangan mo humarap dito. Ang Las Piñas City Police, nakikipag-coordinate na raw sa TNVS Company. Makikipag-coordinate din po kami para po malaman kung sino po yung mismong nakarehistro doon. Ano niya kaya yung babae? Nung sumakay po yung pasahero. Nakausap din ng GMA Integrated News ang kaibigan at katrabaho ni Jennifer. Sa mga text message na ito, makikita magkausap pa sila ni Jennifer pasado alas 12 ng hating gabi nitong Martes. Sa work po, nagpaalam lang po siya na may kikitain lang po siya noon. Tapos umalis po siya ng mga bandang 1 a.m. na po siya pinaalis doon. Tapos tinext ko pa po siya kung ano oras siya matatapos. Tapos hindi na po siya nag-reply sa akin noon. Sa Timog Avenue sa Quezon City, nagtatrabaho ang magkaibigan. Bandang alas 8 na ng umaga nang makita ang katawan ni Jennifer. Sabi naman ng ina ng biktima, wala silang alam na kaaway ang kanyang anak. Ganda pa naman ano. Matanggap kasi sa nangyari sa kanya, bakit ganun? Hindi naman po pala ano ng barkada yan. Kaya isa rin yan sa fear ko eh. Diba? Pagka halimbawa yung... Alam mo, ganyan ano, yung biglang may hinila. Kasi gabi-gabi nanonood ako ng ano eh. Nanonood ako ng mga yung mga interrogation ng mga criminals. Napanood ko doon yung ano yung ini-interrogate nila yung may nawawala kasing babae sa ano yata sa anong lugar yon? Sa US eh. 'Di ba? Tapos in-interrogate nila, dinidescribe kung paano ginawa nila doon sa babae. Kasi yung babae nagja-jogging lang, diba? Hinila nila. Tapos pinagsamantalahan nila, gangar. Hindi pwedeng banggitin sa YouTube yung ano eh, yung word na ginang yung babae. Diba? Tapos kinikwento nung ano, sigaw ng sigaw yung babae. Parang yung walang nakakarinig. Tapos ang dami-daming lalaking nag, 'di ba? Hindi ko ma-imagine na halimbawa magagawa sa isang malapit sa akin 'yun ano. Parang nagkaroon ako ng fear na ayun, parang hindi makahinga kagabi na what if mangyari 'yun tapos hindi ko may pagtatanggol yung masasangkot doon. 'Di ba? Parang kasi mahirap talaga isipin. Kaya nga hangga't maaari, sasabihin ko yung mga matitigas ang ulo diyan, mag-ingat kayo. Huwag niyo iisipin lagi na kayang-kaya niyo. 'Di ba? Lalo na yung mga babae nandiyan sa baba. Kasi lagi niyo iniisip kaya niyo, 'di ba? Pagka nagkaroon ng huwag niyo ibigay 'yon, yung pagkakataon na 'yon. Huwag niyo ibigay. Kasi hindi lang kayo magsasuffer, pati yung mga mahal nyo sa buhay magsasuffer din pagka tinigasan ng tinigasan yung ulo nyo. Diba? Hindi sa lahat ng oras mapagtatanggol kayo. Nasa sa inyo din yung pag-iingat. Kaya ngayon, katulad nito, maibabalik pa ba yung pagkakataon? I mean, yung buhay niya, maibabalik pa ba? Hindi na. Kasi hindi kayo nag-iingat. Tapos minsan kayo pa yung parang galit pagka... Walang inisip yan kundi pamilya tsaka yung mga anak lang. Kaya, opo. Kaya sobrang sakit sa amin, makikita namin ganun na lang. Patuloy na naghahanap ng mga CCTV footage ang Las Piñas City Police para sa ikalulutas ng kaso.
Yan ang unang balita sa Las Piñas City, Nico Wahe. Okay, ano, January 18 pa to, ano? Naano ko na, daan ako na rin to, di ba? Mag-ingat ha, mag-ingat. Wala kayong gagawin kundi mag-ingat. Kung wala naman kayong gagawin sa labas. Or kung lalabas kayo, siguro doon yung may kasama kayo. Diba? Kahit pa paano, medyo malakas-lakas ang laban nun. Hindi naman natin maaano yan eh. I mean, hindi naman... Sa totoo lang, yung mga ganyang bagay, hindi mo naman talaga may iwasan yan. Pero, iba pa rin pag nasa isip mo yung pag-iingat. At least kahit pa paano, may laban ka kahit konti. Yun lang, para hindi ka maging kawewe pagka, di ba? Tapos ito, yung... Shout out sa immigration natin sa Pilipinas. Ito, issue to, ano, itong, ano, immigration officer na to. Ay, immigration officer. Yung sa immigration daw sa Pilipinas. Tingnan nga natin to. Pilipinas, no? Bakit minsan parang ang OA nyo na? Eto na nga. Yung kaibigan ko kasi, minute ko last week, galing siya ng Pinas, flight niya papunta dito sa Dubai, na-offload siya. Tapos ngayon, ganito ang reason. So pagpunta niya doon, yung officer na na-timing sa kanya, sobrang strict at masungit nga daw. Kumpleto naman ang requirements niya. Ngayon, may book siya na hotel dito na pag-i-stayan niya. Pero hindi pa yun bayad. Dito niya yun babayaran pagdating niya sa Dubai. Ngayon yung officer, sabi sa kanya, kailangan mo tong bayaran ngayon. Kailangan through credit card, pero wala ngang laman yung card niya. So nahirapan siya, hindi niya alam kung paano lalagyan yung card niya, wala rin siyang dala. So hanggang sa yung officer, umalis muna. Pumunta dun sa mga kasamahan niyang staff, nakikipagtawanan daw, nakita niya. Tapos wala naman daw, tumambay lang dun. Pagbalik, ang sabi lang sa kanya, pinagtagal ng officer hanggang sa papapasukin din naman pala siya. Ngayon, pagpasok niya, naiwanan na siya ng eroplano. So ang ending, offload. Pero syempre, sa kagustuhan niya kanyang makapunta dito, nagbook na naman siya ng ticket. So nag-spend na naman siya ng another 40,000 pesos para makapag-book ng ticket para lang makapunta dito. Nakakaloka kayo. Huwag kayong ganon. Ako talaga, pag ako na-timing na napunta dyan sa immigration na yan, nasabi ko sa inyo, huwag niyo naman ako sungitan. Pero hindi ko naman naranasan yan. Hindi ko naman naranasan yung Japan, tsaka Hong Kong, tsaka Singapore. Pero may na-upload ba dun sa mga ano na yun? Japan, Singapore. Yun lang naman na napuntahan ko eh. Pero hindi ko pa naranasan yung ganyan. Yung, di ba sa immigration, saglit lang naman yan. Yung sa may halimbawa, pupunta ka dun sa may window yan, di ba? Saan, paano nangyayari yun? Nai-interviewin sila? Or ignorante lang talaga ako? Hindi ko parang naranasan yan eh. Kahit nga nung virgin pa yung passport ko nun, hindi naman ako mukhang mayaman dati nun. Singapore pa yun. Alam ko marami na offload pag pumunta sa Singapore, yun yung first time eh. Paano nangyayari yun? Hindi kasi may isa pang issue dyan, diba? Sa Israel naman pupunta. Yung hinanapan pa ng yearbook. Nabalitaan nyo yun. Tapos, diba? Ano ba yun? Ano bang... Parang hindi ko naman ramdam yon pag nasa airport ako. Paano nangyayari yon? Dahil di ba papasok ka, ano? Pagpasok mo sa, di ba i-check-in mo yung mga gamit mo? Di ba ito yung first, ano eh? Then papasok ka sa gilid, dadaan ka immigration. Tatatakan lang naman yun, di ba? Tama ba ako? Tatatakan lang naman yon. Eh kung magde-declare ka kung magkano yung dala-dala mo, then wala naman tinatanong eh kung may hotel ka ba doon or may ano ka doon. Wala, hindi ko ma-gets.
Kung paano nang de, ang paliwanag kasi daw ng Bureau of Immigration diyan kasi minsan. Mini-make sure nila na yung pagpunta mo doon ay hindi ka kasi kadalasan sa mga kababayan natin, pag pupunta ka daw doon, ang trip mo lang maghanap ng trabaho kasi doon. Hindi yung purpose talaga na sinasabi mo doon. Tapos tinitingnan yung inconsistency. Pero yung ano, yung hinold na yon, hindi ko ma-gets yon. Hindi ko pa naranasan yun eh. Baka sa susunod siguro pagka ano, mararanasan ko na. Tingnan natin tong ano, ito isa. Viral ngayon online ang mga kwento ng mga pasahero ng NAIA na naiwan daw ng kanilang flight dahil sa haba ng pila sa immigration. Ang paliwanag ng Bureau of Immigration sa pagtutok ni JP Soriano. Sunod-sunod ang post online ng ilang biyahero na bakit ang dalas ngayon? Offload raw sa kanilang flight. Karamihan sa kanila natatagalan daw sa immigration. Sa unang weekend ng Marso, mahaba ang pila sa mga check-in counters ng mga domestic at international flights sa NAIA Terminal 3. Sabi ng airport staff, parami ng parami ang mga dumarating na pasahero sa NAIA. Si Joy, mahigit 5 oras ang inilaan para sa kanilang flight pa Hong Kong. Matapos... Oh, Hong Kong lang naman to. Mag-check-in. Sinagutan na agad ni Joy ang departure immigration card at hindi na lumayo. Konting time na lang yung para sa immigration, tapos may second interview pa. Pag may hinihinda... May ganyan ba talaga? Documents ma-provide namin para may enough time pa kami. Narinig at nabasa raw ni Joy ang kwento sa social media ng ilang pasahero na na-offload o hindi makasakay ng eroplano sa kanilang flight. Tulad ng isang pasaherong papuntang Palau nitong February 24 mula sa NAIA Terminal 3. Palau pala, hindi pala Israel. Sa post, maaga raw silang nag-check-in at pumila sa immigration pero naiwan daw ng flight dahil anya sa haba ng pila sa immigration. 3 lang umano ang bukas na immigration book. Pero parang OA naman na kasi yun. And then let's say may magandang ano sila eh, no? May maganda silang layunin do sa ginagawa nila. Pero parang abala naman kasi talaga yun. Kasi, di ba, ano ba yung piniprevent doon? Human trafficking ba? Wala na ba ibang way para, ano? Para... ma-verify na legit yung ano. Kasi before hindi naman na, ang saglit nga lang yan eh. Diba? Sa pag-verify ng BI, 21 immigration officers ang naka-duty noon para sa 15 flights na may nasa higit 3,000 pasahero. Minamaximize daw ng BI ang kanilang manpower. Pero problema raw sa buong mundo ang mahabang pila sa immigration. Sabi ng BI, nag-commit ang MIAA na dadagdagan nito ang espasyo para sa immigration sa mga susunod na buwan. Pag-aaralan daw nila ang pagdagdag ng electronic gates. May ilulunsad rin daw na e-travel portal para mabawasan ang fini-fill out na paper forms. Paalala ng BI... O nga, hindi ko rin maintindihan yan eh. Yung information na fi-fill upan mo doon sa papel, eh nasa passport mo din naman. Di ba? Tama ba ako? Nasa passport mo din naman yun eh. Yung fi-fill upan mo doon, hindi ko magets bakit kailangan ano. Hindi, ano ba yung... Hindi, nakalimutan ko na yung papel na pinakita kanina. Alam ko, yung mga information nasa... Meron pa bang iba? Ay, yung purpose ng travel mo, nandun ba? Nandun ba yon? Ay, dapat makapag-check-in ng hindi bababa sa 3 oras bago ang flight at dumiretso na sa immigration area. Si Evangeline, minsan na raw na-offload kaya mas inagahan na ang pagpunta sa airport. Minsan kasi hindi mo na-check sa ticket mo, may problem pala dun sa ano mo, diba, sa apelido, pangalan, oo. Ma-check ka agad. Sabi ng MIAA, may programa na sila para sa paghahanda sa pagdagsa ng mga pasahero sa summer at gumagawa na sila ng mga karagdagang improvements sa kanilang mga pasilidad. Para sa GMA Integrated... Hindi ko naiintindihan kasi yung mga nagva-viral na maraming tanong, yung pinaghahanap-hanapan pa ng mga yearbook at mga kung ano-ano paano. Anyway... Ayan lang po muna mapag-usapan natin. Comment na lang po kayo sa baba. Maraming salamat. Bye-bye.
Ito na ang oras.